Welcome back to my channel. So, ayun. Parang ang tagal kong nawala. Pero wala ata na kamis. So, ayun. Balit, in today's video, bago muna tayo mag, yan. Irampa ko lang muna tong, ay, nakita nyo na pala tong headband na to, or yung turban na to, na nabili ko siya sa Bazaar for 99 pesos. Ang cute niya, no? So, bunny. Bunny. Okay. So, in today's video, bali, ang i-review natin is ito siya. Yan. Nag-zoom. Nail polish cleansing wipes. Okay. Actually, hindi siya isang pack or hindi siya isang bilog lang. So, dalawa po siya. Since nakwento ko na i-review natin to, tong nail polish cleansing wipes. So, sa mga nagtatanong kung saan ko siya nabili, ayan. Ito guys, ito ko siya nabili. Ta-da! Yung favorite ko, actually, third favorite or fourth favorite na shop ko is Miniso. Kasi yun nga lang, madalang kasi Miniso. So, sa mga SM lang siya meron. So, papakita ko yung loob. Ayan siya. So, makikita niyo para siyang wet wipes. Actually, wet siya. Ayan. Tapos, kung medyo greasy siya pag hinawakan niyo. So, dalawa siya. And, yung laman ng isa is 48 pieces. Okay? Na residual. No residual pala siya. So, hindi siya nakakasira or nakakatanggal ng nutrients ng kuko. So, basahin ko lang yung teka. Saan ba yun? Ayun. So, nabili ko siya sa Mini sa Japan for dalawa na yon, 119 pesos. Okay. So, mura na siya, guys, kasi yun nga, isang bilog niya 48 pieces yung laman. So, ipapakita ko sa inyo, bali, ito na kasi, guys, yung ginagamit ko. Actually, nung bumili ako nito, dalawa siya. So, itong binili ko is lemon scent. And yung isa is parang I think watermelon yon. So, tatry natin siya gamitin. So, nag-sample pala ako ng dalawang kuko. So, yung isang kuko gagamitin natin pantanggal is yung nail cleansing wipes. And then, yung isang kuko, uy, bad yun. Ayan, yung isang kuko gagamitin natin pantanggal is yung acetone. So, kukuha lang tayo ng isang pad lang siya. So, ayan. Ang bango niya, guys. Parang siya sa mukha. Joke. At saka, hindi siya, ayun. Yun nga sinasabi ko, medyo oily siya. So, ganito lang gagawin mo. Parang ka lang nag-wipes, actually. So, ipapahid mo lang siya ganyan. Ayan. So, magaling natin siya. Ayan. Ayan na siya, guys. So, natanggal ko na siya. And, ito yung pinagtanggalan. Itong ganitong bilog, nakakatanggal siya sa buong daliri. So, ayan. Sinample ko lang. Tapos, yun nga, kung makikita nyo is oily siya. Pero, amoy lemon siya, guys. So, ang bango niya. At saka, kung mapapansin nyo, wala siyang puti-puti. Okay? Nung ginamit ko yun. So, dito naman, sa kabila kong kuko, gagamitin natin pantanggal is, ayan, meron acetone. So, ayan, Bobby acetone. Nabili ko po ito sa, syempre, sa Watson's for 44 pesos. Ayan. Adik na adik ako dito sa amoy nito, ewan ko bakit, pero yun nga. So, maglagay lang tayo sa cotton ball. Ayan.
Okay. So, bali ko compare natin yung difference na pantanggal is yung acetone versus dito sa cleansing wipes ng Miniso. Okay? Ayan. So, tagalin na natin siya. I'm not sure kung meron na sa Watson ng ganyan na, pero sa Miniso ko kasi siya nakita at saka nabili. Ayan. So, natanggal ko na yung cutics dito sa kabila. And then, ito siya yung natanggal. And then, ito yung aking kuko. Okay, ayan. So, kung mapapansin nyo, wala namang difference. Yun nga lang, ito is parang oily siya. Kasi yun nga yung ginamit natin ito. Tapos ito, actually, before, talagang acetone lang na ginagamit ko. And, ito pala guys, trivia. Hindi ako madalas magpa-manicure sa labas. Bakit? Ako kasi is, ayoko yung tinatanggal yung sa gilid. And then yung tawag doon, yung nininaper siya. Mas gusto ko kasi na ako yung naglilinis nung kuko ko para at least alam ko kapag masakit. Takot kasi ako na ma-murder yung kuko. Lalo na sa paa. So, every time na magpapalinis ako kuno sa labas, hindi ko pinapatanggal yung gilid-gilid. Mas gusto ko kasi na ako yung nagugupit ng nails ko para yun din. Another thing is yung ginagamit kasi na hindi ko naman sinasabi sa mga lahat ng nail salon is ganon. Pero syempre, iwas din tayo sa kasi may nabasa akong article na actually matagal na yun, dati din or recently din kasi nagkaroon ng article na pwede mapasa yung HIV sa panglinis. Kasi syempre, kuko yun. So, madali siyang kakapitan ng bacteria. So, para lang mas safe, at least pag sa bahay ka naglinis, alam mo na ikaw lang gumagamit ng panglinis. Okay? Pero nasa inyo pa rin naman yan. Siguro, recommend ko lang is dun kayo sa mismong salon na yun talagang trusted or wag lang yung sa kung saan-saan na salon para magpapalinis kayo ng kuko. So, ayun. Yun lang naman. So, bali, ayun, i-compare na natin siya. Acetone versus itong parang nail cleansing wipes. Ayan. Sa acetone kasi, a good thing lang, ito kasi Bobby yung tatak niya, Bobby Nails. Perfume na siya. So, yung iba kasing acetone is sobrang tapang niya. Tapos parang pag nagtanggal ka nun is namumuti yung gilid nung kuko mo. Unlike dito, ito nga, ito na kasi yung parang formulated na siya na acetone. Hindi siya yung pure na acetone talaga. So, ayan, nakalagay. Perfume, non-smearing, non-drying. Ayan. Meron na siyang timpla, pero yun nga lang din, syempre, mas advice, para sa akin na mas advisable na gumamit ng ganito kasi mas handy siya. Tingnan mo, parang yung lalagyan niya yung sweat wipes lang, tapos, ayun nga, ang bango niya, tapos wala talaga siyang naiiwan sa nails mo na parang puti-puti or something. Kasi, actually, itong mga ganito nakaka-dry siya ng nails, yung acetone, kasi matapang sila. Okay? Ayun. So, kumpara dito, hindi, basahin ko lang kung ano pala yung ano niya, yung laman. So, yung ingredients nun is, ito siya. Ingredients niya pantanggal is propylene carbonate, propylene glycol, and parfum. Parfum? Perfume siguro yun. Eh, yun lang. Yun lang yung nakalagay dito. So, lemon fragrance siya. Ang galing no guys, naka-invento sila ng ganito. Parang wet wipes na pantanggal. Oh, para sa akin, feeling ko sulit na to kasi yun nga, 48 pieces siya. Isipin mo sa ganito, nakakatanggal na to ng isang part ng kamay. So, dalawa na agad. So, sa paa, di ba? Apat na peraso lang. Matagal mo rin mauubos to, tapos lalo na dalawa siya for 119 pesos. So, parang lumalabas yan. 48 something siya. So, nasa mga, di ba? 96 din yung ganito. So, ayun. Sulit na siya para sa halagang 119 pesos. Kasi ito is, yun nga, 44. Pero dati ko pa kasi ito binili, guys. So, baka iba na rin yung presyo niya ngayon.
So, 44 pesos siya. Tapos, yun nga, gagamit ka pa syempre ng bulak. Gano'n rin ng bulak. Eh, ito, diretso na na-wipes siya. So, wala ka ng bulak na masasayang. Okay? So, sana nakatulong yung review ko today. Yeah. About dito sa nail cleansing wipes. And, by the way, ito nga pala is based sa aking experience sa product. So, I suggest pwede nyo siyang itry. Pero, syempre, ang tao, iba-iba naman yan ang gusto. So, still depending sa inyo kung ano yung trip nyo gamitin or ano yung mas bet nyo para sa kuko nyo. Okay? So, I think that's it for today, guys. Sana nagustuhan nyo yung product review natin today. See you on my next vlog. So, very, very short lang tong vlog na to. And, again, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, please click nyo lang sa baba yung subscribe button and ring nyo na din yung bell para ma-notify kayo kapag meron ako mga bagong upload na videos. Okay? Thank you so much for watching. Bye for now.